So, introduce ko noon, hindi naman kailangan ng pahabayan pa, ang ating training director, the one and only, Coach Sanz Itomo. Yes! Power! At punong-puno tayo. Yes! 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 Isang ninyong participant. At kayayaman. Jump up! Sa negosyo, no? Matira kayayaman. Yes. No? So, sige po, pakisigit po natin yung nasa mga bakante. So, sino po yung mga first-timers po? Nasa kapag. Yan. So, mga first-timers, welcome po sa ating magandang opisina. Yes! Maganda po ba office natin? Yes! Payout na? Yes! Very good. Sino wala pang payout? Magkaka-payout kami. Yes! Yes. Kasi kami nagsimula po kami, wala kami payout. Ama eh! Kaya lang, ang ginawa namin, inaral namin yung negosyo, ginawa namin ng tuloy-tuloy, kaya ito po ang payout tuloy-tuloy. Yan! Yes. Kasi ang sikreto talaga dito, kailangan po bigyan natin ng oras ang ating mga ang negosyo, bigyan natin ang oras sa mga trainings. Yes. No? So, minumukha ko po isa-isa muna. Kasi nakikita ko sa mukha ko sino yung mga yayaman. Pati inyo po naman. Ay, maray! Ay, maray! Parang iba, parang hindi naman yayaman. Kasi ngumiti lang ayaw ngumiti. Kailangan ngiti pa lang, ngiti ng payaman. Yes! Kailangan sa loob mo pa lang, nararamdaman mo ng yayaman ka. Yes! Meron pa rin ito, nararamdaman ba niya? Yes! Well, yes! Sabi, yes! Lakong cheque! Okay lang yan. Yes. No, talagang ganyan, hindi lahat ng panahon umuulan, hindi lahat ng panahon umaaraw. Tama. No, pag isamisan, diba? May piyesta, kaya ang gawin natin, samantalay na bang mainit. Yes! No, kasi guys, ito maganda kay One of Team, no? At the end of the day, tayo pa rin po ay part pa rin po ng pioneering. No? Ibig sabihin, sasabog, lalaki pa, at least nandito na po tayong lahat. So, yes! Once again, welcome po sa mga kasama natin bagong-bagong-bago. Ayan, may mga parating pa po, no? May kakalating na po na Philippine Airline, mga pababaan yung pasahero, at papasok na po rito sa may departure area. Medyo traffic lang daw po. Nadalila. Kaya talaga. No? So, sige po. Actually, lasik, wala tayo, no? Yes, kasi, po. Nag-enjoy muna po kami last week. Yes. Nag-swimming po kami. Actually, yung ginawa po namin, parang alam nyo lang, may idea po kayo. Quarterly meeting po namin sa Dragon Circle po. So, sinelebrate namin ito doon sa isang private resort sa Laguna. So, sino yung mga nakasama? Taas ang kamay. Yes! Yes. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Sobra! Buti pa kayo nag-enjoy. Yes! Grabe, iba, walang tulugan. Yes! Magdamag-resining, magdamag kumain. Yes! Malupit! Ako magdamag sa CR. Yes! No? So, grabe, napaka-special po ng araw na yun kasi kasama namin po yung ano, yung twins na si Richard at si Raymond. Yes! Anyway, guys, let's proceed kasi we only have 1 hour for this training. So, ano po yung pag-uusapan natin? Tayo po mag-play how to build. To build. Yung tinatawag na 10 level. Deep. Network. Yan. Pag sinabi natin 10 level deep, ibig sabihin po, paano po ba magpalalim ng network? Sino po rito yung mga first time ever sa network marketing? Please raise your hands. Ayan, salamat po sa lahat na nagtaas. Okay lang, kasi lahat naman po tayo dumadaan sa pagiging first-timer. No, ako rin po, dumanan ako sa pagiging first-timer way back 1998. No, so medyo may katagalan na. So on and off, on and off. Now, alam ko rin po sa amin pong pag-network, may mga panahon pong hindi ako kumita. May mga panahon naman na sumali lang ako. Pinagbigyan ko lang yung kaibigan. May mga panahon naman na ang masasabi ko ay wala lang din. No, ibig sabihin, marami po akong sinalian na sumali lang, hindi kumita. Sino yung ganyan dito? Sumali lang, hindi kumita. No, ibig sabihin, yun yung mga panahon na sinayang ko. Kasi bakit? Dahil hindi ko inaral
na sa network marketing pala, mayroong tinatawag ng tamang sistema. Ang akala ko lang po, no? Ang akala ko lang po, pag sinabing network marketing, no? Tayo po ay magbebenta-benta lang. Tama? Yes. Hindi po benta-benta ang network marketing. Ang benta-benta po ay part ng kitaan or ng ways to earn. Pero huwag niyo pong ubusin ng 100% ang oras ninyo sa benta-benta. Kasi bakit? Mapapagod po kayo dyan. No? Tao ka lang, pati po lang ang benta, hindi wala kang kita. No? Pangalawa, ang akala ko rin po, pag nag-network ka, recruit lang. No? Yun ang mali kong pangunawa. No? Meron po pala akong hindi nagawa, kaya noong mga panahon na yon, hindi ako kumita. And late ko na na-realize nung nag-mature na ako. Actually, mga realization ko yan, itong late na lang, nung, especially nung pumasok na ako kay One Opti. So, lahat ng mali ko, sa mga una ko sinalihan, inaral ko. Kasi bakit? Kailangan huwag mong ulitin. Okay na magkamali, pero huwag mong ulitin. Kasi pag inulit mo, ano tawag sa'yo? Tangan. Paulit-ulit na nagkakamali. No? So, again, ulitin ko po, hindi na po puro benta-benta at hindi po puro recruit-recruit. Ang goal po pala natin dito, kailangan magkaroon po tayo ng tinatawag na leverage. Ayan po, leverage. Para po sa kaalaman ng mga bago, mga first time po sa network marketing, ang leverage po, no, ito po yung gasgas na salita na, no, sa mundo ng entrepreneurship. Sa atin po kasi sa mga ordinaryong tao, bihira natin narinig yung salitang leverage. Tama po ba? Yes! Tama. So, sa mundo ng pagninegosyo, pag wala kang leverage, wala kang negosyo. No? Kailangan may leverage ka. Ano po ba yung leverage? Ito po yung pinaparami mo, multiply your time, your effort, your skill, through other people. Through others. Yung others na yan, maraming paraan po yan. Pwedeng tao, pwedeng branch. Sa larangan ng pagninegosyo, ang leverage po, yun po yung pagpaparami ng branches. Now, tingnan niyo po, anong sikreto ni Jollibee? Nagparami ng branch. Anong sikreto ni Andox? Nagparami ng branch. Ano ang sikreto ni KFC ng lahat ng food chain ngayon? Nagpaparami ng branch. Anong sikreto ni 7-Eleven? Nagpaparami rin sila ng branch. So lahat ngayon, nagpaparami. No? Pati ang tao, nagpaparami rin. Yes! Yes! Pero sa network marketing, kailangan magparami ka. So paano mo mapaparami sarili mo? Paano ka magkakaroon ng leverage? No? Magkakaroon ka na ng leverage pag ikaw po ay na-duplicate. Ayan. Alam nyo na ito kasi ilang beses na natin itong tinuturo. Kailangan mo ma-duplicate. So, ibig sabihin kung anong meron sa'yo, dapat hindi lang ikaw ang meron yan. Dapat lahat ng team members mo, teammates mo, lahat ng business partners mo, dapat meron din katulad sa'yo. At ano bang meron sa'yo? Ano bang klaseng ikaw ang gusto mo ma-duplicate? Diba tinuro natin yan sa last module natin, bakit kailangan natin ma-duplicate? No, it's simply because kailangan magkaroon po tayo ng leverage. So, ang duplication, mangyayari po yan kung ikaw po ay nagtuturo. So, pag wala kang time magturo, there will be no duplication. No, mahaba po yung proseso na yan. Inatiyawan ko lang po para introduction dito sa susunod nating topic. No, so, importante po, may time na po magturo. Ang tanong, may time pa pa ba magturo o naubos ang time ng pagbenta-benta at pag-recruit-recruit. Kaya kailangan balance eh. Pag na-recruit mo, turuan. Hindi yung na-recruit, iiwanan. Na-recruit, iiwanan. Na-recruit, iiwanan. Mali po yun ha. Yes. Hindi po tayo mga recruiter. Ano tayo? Networkers. Network marketers, network, no, network leaders, network builders. Yes. So dapat isaksak mo, sa sarili mo po, yung salitang network. Okay. Ang pinasok po natin ay networking. Ano ang networking sa pangunawa natin?
Yan po yung trick yun. Yung benta-benta. Totoo bang sa network marketing or sa networking may mayaman? Yes! Marami. No? Pero it doesn't mean na pumasok ka sa networking, yayaman ka na. Yes! Mali din yun. Hindi po porti nag-enroll ka sa gym, magiging sexy ka na. Tama? Hindi porti pumasok ka sa gym, magiging macho ka na. Ako nga, dami ko pinasukan gym eh. Ito pa rin ako eh. Kasi wala yung work. Marami sa atin, gusto lang magbuhay king, pero ayaw ng work. Tama-tama. Ang nakikita lang natin, yung resulta ng mga uplines, ng mga successful individuals, gusto natin magkaroon ng ganun, pero ayaw natin ang work. Bakit? Ayaw maarawan, mainit sa labas. Lalo na ngayon, summer na. Tama? Mainit po ba sa labas? Yes! Yung init ngayon, iba po yan sa init 10 years ago. Agree kayo? Yes! Ngayon talaga, grabe ang init. No? Talagang, pag nahanginan ka, parang ka nasa tambutyo ng sasakyan. So, mahirap po ba ang buhay? Yes! Yes! So, alam niyo po, pag nainitan kayo, dapat may realization kayo. Ako nga po, lumabas ako ng sasakyan, pagdaan ko, bumuga yung hangin. Siyempre, yung hangin, na parang parang naramdaman ko, parang nasa tambutyo ako. Sabi ko, ang init. No, hindi na talaga sa life skill. Ang arte. Hindi na sa life skill ko. De, pero I realize something. Alam mo, one time, sinama ko po yung anak ko, sinundo ko yung anak ko sa school. Sabi niya, pagpasok pa lang po niya ng sasakyan, kasi sinundo ko siya. Sabi niya, Daddy, ang init. Sabi ko, talaga ba? Eh, that time, mga 1:30 in the afternoon, talagang tirik na tirik yung init. Yes. Sabi ko, nak, ang init, ano? Sabi niya, oo. Kasi syempre, nagpaandar siya ng aircon. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano na-realize mo na? Sabi niya, wala. Pero nung bata, wala pakialam eh. Wala, Daddy, bakit? Ba't mo tinanong? Nak, hindi mo ba na-realize kung gaano ka kaswerte? Yes. Kasi yes. Bakit? Yung mga ibang klase mo na wala sasakyan, nandun mo naglalakad. Derek ang araw, ikaw nasan ka? Nasa sasakyan, naka-aircon ka. So hindi mo na nare-realize na maswerte ka? Sabi niya, na-realize ko na po. Na-realize ko na po. Meron akong gustong ituro sa ina. Diyan sa init na yan, no? Diyan sa init na yan, dapat gawin mong motivation yan para lalong magsikap. Number one, kung nainitan ka ngayon, no? Mas maiinitan yung magiging anak mo pag hindi ka nagsikap sa pag-aaral. Yes. Tama? So, mas maiinitan ka balang araw kung hindi mo inayos ang buhay mo and you end up working in a construction site. Hindi ko po minamatay yung ating mga construction workers. In fact, isa na papag-usapan namin ni Mrs. pag kami lumalabas, sobrang init, nakikita namin yung mga traffic enforcers, yung mga nagko-construction. Sabi ko, hindi ko ma-imagine kung naandyan ako. Malamang nag-collapse ako. Diba? Pero yun nga, sabi ko nga, when you don't have any choice, except yung gawin yung mga bagay na yun, makakaya mo yun eh. Kasi ako, I can't imagine na nagstay ako ng 9 years sa Andux, na nakaharap sa pugon. Nagluluto, napakainit, no? Araw-araw, nalalaga yung bedlog mo. Kaya ulam ni Mrs. lagi nilaga. Ang point ko, wala akong choice dati. Pero kung ngayon, pag araw-araw na laga, nabubok. Na itong point ko. Guys, para sa akin, motivation yan. Kasi bakit? Kung nahihirapan ka, anong taon ngayon? 2023. No? Mas madali ang buhay noong 1993, tama? Yes. Medyo easy pa ang buhay nun. Ngayon, medyo hard na. Now, can you imagine, by the year 2053, that's what? 30 years. Tingin mo, kung mahirap ang buhay ngayon, ano kayang buhay by the year 2053? Malamang po magiging harder yan. Hanggang magiging hardest yan. So, anong point ko? Ito po yung segue lang, hindi po itong topic natin. Ang point ko lang, guys, kung hindi tayo magsisikap ngayon, hindi po padali ang buhay. So it's either, tanggapin mo na pag edad mo, magtitiis ka talaga sa sobrang init. Or,
kung gagawin mo po si Opti ngayon ng seryoso, magiging komportable ang buhay mo. Yes. Kasi wala tayong choice eh. Same applies sa bilihin. 1993 ang presyo kaya pa ng tao. Ngayon, ang 1,000 mo pasok sa grocery? Labas. Nag-grocery kami ni Mrs. kahapon or 2 days ago. Nagulat ako pagdating ng bill, 9,000. Grabe. Sabi ko, parang kukunti lang naman ang ginawa natin. Diba? So, sabi, eh, kasama namin yung anak ko, Nak, talika. Ako kasi every time may mga ganyan, ginagawa ko yung pagkakataon para turuan sa buhay ang anak ko. Nak, tingnan ko, 9,000 pesos. Alam mo ba kung magkano ang sweldo ng isang empleyado sa isang araw? 570. Now, you divide 9,000 by 570. Yung isang cart na grocery natin, hindi na puno yung cart. Yung isang cart na worth 9,000 yan, ilang araw pagtatrabaho niyan kung ordinary empleyado ka lang. Pero tayo, nag-grocery tayo, ganyan. Now, at bakit ko tinuturo sa ito na? Kasi I want you to realize how lucky you are. Yes. Now, ang challenge mo, huwag kang pumayag, no? Na hindi mas luckier ang anak mo sa panahon niya. Anong point ko? Ayusin mo buhay mo ngayon. Magsikap pa. And that applies to us. Yes. Kung hindi, kung naranasan natin ang hirap ngayon, mas magiging mahirap yan pagdating ng mga anak at kapwa-apwa natin. Correct. Naintindihan po. Yes. May natutunan ba? Yes. Now, back to networking. Paano po umaman sa networking? Segway ng pinuli to. Focus po muna tayo sa work. Work, work, work. You have to teach, you have to duplicate. No, kasama sa work na yan, andyan po yung pag-attend ng training. Ang training po ay hindi po pag-aaksaya ng oras. For me, it's an investment. Correct. Kasi yung natututunan mo rito, yan din naman ang ituturo mo later on sa magiging grupo mo. So kung wala kang alam, wala kang ituturo, ano mangyari sa grupo mo? Wala. Wala rin siya alam. So nadami ang grupo mo, wala kang alam. Pero I doubt kung nadami yan. No, baka madami mag-quit dyan. Kasi konting mahirapan na ayaw na eh. No, so if you want to become a king, no, work hard and increase your net, then live like a king. Yes! Yun ang reality. Uy, may parakon tayo. Yan po siya. So guys, ngayon pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo, there is work required in networking. Yes. Hindi po ito investment na maglalagay ka lang ng pera mo, walang kang gagawin. Hindi po tayo ganun. Just to set expectation. Tama po ba? Yes. Wala pong mga ngako sa downline. Sumali ka lang. Wala kang gagawin niya. Yaman ka. Wala pong ganun. Wala pong ganun. Kung meron pong ganun, let me know. Sasali ako. No, kasi wala akong nakita pag ganun eh. Sa tinagal-tagal ko na sa industriya, wala pa akong nakita kong plan. Yung legit ha, yung legal ha, nasasali ka lang. Wala kang gagawin niya. Yaman ka. Wala. So please, wag po natin yan ipapangako sa downline. Okay. Now, balik po tayo dito. So naintindihan na natin yung role ng leverage. Yes. Naintindihan? Yes. Ang leverage po, yan po yung pagpaparami ng sarili mo through others. Kasi pag hindi mo po naparami ang sarili mo, ibig sabihin, ikaw lang. Ibig sabihin, wala kang katuwang. Ibig sabihin, ikaw lang po ang mapapagod. Mapapagod ka sa pag-present, pag-iikot, at kung saan-saan po ka lang, mapapagod ka na recruit, mapapagod ka sa benta. Kung wala kang leverage, ikaw rin po lang ang gagastos. So, magtataka ka, ang tagal mo na dito kay Juan Opti, kumikita ka naman, pero bakit paro lang ang ipon? Meron ba ganyan dito? Ay, umamin. Mararanasan natin lahat yan. Kasi alam niyo po, the reality is, even if you reach 1 million, pag tinawag kang millionaires, club member sa network marketing or kay Juan Opti, wala ka pa naman talagang million. Tama. Kumita ka ng million, pero yung kinita mo, binalik mo rin yan. Sa tao. Kasama na dyan yung pamasahe mo, gas mo, minsan magpapamerenda ka sa downline mo. No? Hindi kasama dyan yung merenda sa upline, wala naman nagpapamerenda sa upline eh. Puro downline! Kasi bakit? Wala daw checky kay upline. Kaya nga wala nagpapamerinda sa akin. Ang laki na lang binayad ng damit ko. So, again, pag wala kang leverage, ulitin ko ha, ikaw lang ang pagod, ikaw lang ang gagastos. Ang ending, ikaw lang ang mag-burn out.
Kasi mag-isa mo pinubuhat ang mundo. May downlines ka, 100,000, pero ikaw lang ng ikaw, ng ikaw, ng ikaw. Hindi ka po si Sharon. Hindi mo pasan ang dating. Tama? So may bagong meaning na po ang Sharon. Kung sa handaan, yung mga nagsasharon, yun yung mga nagbabalot. Sa networking, ang Sharon, yun po yung walang group. May grupo pero walang leverage. Bakit? Pasan po ang dating. Now, itong tanong. Dito kay One Opti, may kilala ba kayong Sharon? Marami po. Marami. At madalas, they end up burnout. Pag na-burnout, ikaw rin lang ang magpo-quit. This is the reality, ladies and gentlemen. Kaya importante po na alam natin yung nangyayari. Alam natin yung proseso. Kasi bakit? Ayaw namin mag-quit ka. Ayaw namin ma-burnout ka. Ayaw namin ikaw na ikaw ang gumasos. Ayaw namin na puro pagod ikaw. No? Mas maganda kung meron kang na-duplicate na leader katulad mo at nagkaroon ka ng leverage para hati-hati kayo. Yes. Yes. Hindi puro ikaw. Kasi kung puro ikaw lang, ano po mangyayari sa kinikita mo? Tama. Tama. Apply. Parang gusto ko na mag-quit. Apply na laki ng kinita ko, walang nangyari. So, sino may problema? Ang kumpanya? Okay. Wala. Bakit ang kumpanya nagbibigay ng kita? Ang problema, how you manage your income. Na naaapektuhan kasi you don't manage your network well. Kasi ayaw mo magturo. Kasi ayaw mo mag-duplicate, ayaw mo mag-leverage. That's the reality in networking na hindi na realize ng iba. Kaya at the end, ang sinasabi nila, walang kwenta ang networking. Nag-networking ako, walang nangyari sa buhay ko kasi may mali sa ginagawa mo. Tama o tama? Tama. Ba't parang tinamaan ang mga mukha nyo? So, sa mga bago, congratulations. Bakit? At least tama simula ninyo. Naka-attend po kayo ng training na ito. Yes! Power! Kasi pag hindi nyo sinuro sa inyo ito, hindi nyo na-realize ito na may ganito pala sa networking, hahataw ka ng hataw. Akala mo, kada hataw-hataw-hataw, yayaman ka, hindi po. Pag mali ang hataw mo, mali resulta mo. Tama eh. At pag mali resulta mo, etong ending, ikaw ang pagod, ikaw ang gasos, ikaw ang board, ikaw ang magpupuin. Tapos sasabihin mo, so I hope pangit. Ikaw ang pangit kasi may mali sa ginagawa. Tanungin ba yung katabi mo, pangit ka ba? Walang pangit na mukha. So, naitindihan ko. May natutunan ko ba rito? Now, let's talk about paano mo... Uy, umabol pa talaga ng pangit ka. So, saan na training. Kaya makin po kayo dito. Alam niyo pa mag-stress kayo? Pumunta kayo dito pag Webes, tanggal ang stress mo. Yes! Paano po kung wala akong chitty? Huwag ka na pumunta sa counter. Diretso ka na. Wala ka ng chitty. Pumunta ka pa sa counter. Inaanggit ka lang. Dito ka na. Mag-distress ka rito. Kausapin mo ako. No? Pag wala kang chitty, dapat ito siya. Uy, magkano chitty mo? ATM na ako. Magkano mo kikinikinita mo? Pwede makita. Hindi pwede niya sa ATM mo. So ngayon, kahit maliit malaki, di ba? Naka ATM kami. Di ba? Ang tanong, active ba ATM? Iba na. Yes. So yan. Ang goal po natin, makapagpalalim ng network. Yes. Makapagpalalim ng leaders. Yes. No? So pag-usapan natin yung tinatawag ng 10 level deep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang malalaki yata yung bilog ba? Napasobra. Straight po yan, straight. Ulitin na po natin ha. Ulitan na natin ako. Ikaw. Ito si 1. Eh, dito na lang pala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
kay Gemma dito pa rin. Okay. Guys, ang goal natin, magkaroon ka ng tinatawag na 10 level deep leaders. Tandaan niyo po ha, we are talking about, no, pagkakaroon po ng leaders. Ano po yung leaders? Leaders, sila po yung mga tumatayo sa harap. Sila po yung mga leverage mo. Sila yung mga katuwang mo sa pagpapalaki. Hindi po natin tinitingnan ang dami ng members. Hindi po. Wala tayong pakialam sa dami ng members mo. Kung lahat naman ng members mo nag-sign up lang or nag-sign in, ano ba tawag doon? Nag-pay in lang, pero hindi naman binibigyan ng time. It's not considered as leaders. No? Kumbaga sa isang puno, hindi yan masasabing bunga kung malalaglag lang siya. Kasi mahihinang klase. No? User lang talaga sila. No? Para po sa hindi alam makaramihan, may iba-iba po katawagan dito. No? Nandyan po yung user lang. No, user, yan po yung gagamit doon ng product. Alam natin yan, nagsimula tayo sa user. Yes. Siyempre, kung may user meron din? Pusher. 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 Ang pusher, yan po yung mga nagpupush niya ng product. Tayo yon as leaders. No? But not all pushers ay nasusustain. Meron din po tayong tinatawag na mga active. Meron tayong tinatawag na inactive. Member na nag-inactive pa. Meron din po marami sa GC. Kung gusto niyo po pumunta sa Bohol para makita po ang cashier, hindi nang kailangan pumunta. Punta ka lang sa GC, marami po dyan cashier. Ano po yung cashier? Yun po yung nasa GC pero nanonood lang. Ayaw mag-response, ayaw mag-react. Hindi po ba ganun ang cashier? Kahit daanan mo, nakaganun lang. Wala siyang pakialam. Okay, may pay out, may pay out, okay, may pay out, wala siyang pakialam. No? May tarsier ba rito? Wala. Ano nyo kayo nasa kaliwat kanan nyo? Wala. Wala, tarsier ito. Okay. Meron din dyan yung mga natukhang. Ano yung natukhang? Natumba na. Hindi mo naman, okay na yung inactive eh. Kasi nagsisin zone. Yung natukhang, kahit mag-sin zone, wala na sa puso niya si Opti. Nag-left pa. No? Pero guys, pag kayo po may downline na natukang, huwag niyong awayin ha. Kasi ganun talaga, may mga iba-iba tayong moment sa buhay. Malay niyo, nagkaroon ng problema. Na-depress. Nag-abroad. No? Parang si Dave, nag-abroad. Hindi naman namin inawis si Dave eh. Inactive siya, no? Nasa abroad siya. Then, unti-unti, mula sa pagkikita, kasi na-busy sa trabaho. Yun yung naging priority niya. Yun yung naging focus niya. No? Pero mula sa pagiging tukang, isang araw, naging zombie siya. Zombie, ano yun? Nabuhay. Pagbalik niya ng Pilipinas, nabuhay siya. Na-realize niya ang halaga ni Juan Opti. Nabuhang siya ngayon, hindi na siya bumalik sa abroad. Yun, no? Di ba, Dave? Power, sir, Dave. Hindi ko alam kung dahil kay Opti o dahil sa love life. So, ang nakakatakot na magkaroon kayo ng member, yung tinatawag naming botcha. Bakit? Natukhang na, nabuhay na, namatay ulit. Ano may botcha? Double dead. Double dead. So guys, analyze mo yung account mo. Analyze mo yung mga members mo. Anong klaseng members meron ka? Kasi tingnan mo, if this is you, at meron kang, sabihin na natin, 1,000 member, pero ikaw lang ang gumagalaw dyan, then wala ka pang level 1. Yes. Yes. Kasi ang goal mo, maduplicate eh. So, halimbawa, out of 1,000, may lumusog dyan. Tawagin natin siya sa pangalang Juan. Si Juan ay katulad mo. Marunong siya mag-OBP. Nag-o-ondo siya. Umaatin siya ng training. Yun. No? Nag-team building siya. Yun. May yes upline siya. Yun. Yes. Maganda ang attitude niya. Yes. So, ibig sabihin, out of 1,000, disregard mo yan. Hindi ko sinabi disregard, ipabayaan mo. Ibig sabihin, yung focus ng action mo, kung talagang itong 1,000 to ay user lang, or may kasamang cashier dyan, inactive, okay lang na andyan sila. Entertain mo pa rin sila, part sila ng GC, pero hindi mo pwedeng ubusin ang oras mo. Bakit? Hihilahin ka pababa ng mga yan. Yes. Pag nakinig ka ng nakinig sa mga downlines mo medyo nanenegative, baka yung 1,000 ay maging 1,001 na.
Ikaw na yan. Kaya ako pag negative ang downline ko, I stay away from it. Ayaw ko na negative kasi bakit masisira yung pagiging positive mo. Okay na makinig ka sa kanila, pakinggan mo, pero babalansin mo ano ba ang goal mo. Bakit mo ginagawa si Octane? Ang goal ko po, umaman. O di, balik tayo sa basic. Balik tayo sa basic. Ano ang basic? Kung gusto mo umaman, kailangan magturo ka ulit. Mag-duplicate ka, mag-leverage ka. Kasi without leverage, kung wala po, naintindihan po. Yes. Now, si Juan nakita mo, tutukan mo yan, babain mo. Bigyan mo ng oras. Bigyan mo ng oras. Kasi ang goal po natin, sa downlines natin, ano po ang goal natin? Ma-duplicate at ma-leverage. Pag nakita mo po, no, na etong si Juan ay marunong na independently kahit wala ka, then congratulations, you have created one level 1 leader. Yayaman ka na? Iba. So dapat tuloy-tuloy ka. Ngayon, ano gagawin mo? Tuloy-tuloy ka sa siyempre pag-aanap, no? Ang tawag mo dyan is tuloy-tuloy ka pag-scout ng potential leader. Kasi bakit hindi mo pwedeng iasa kay Juan ang network mo? Guys, itong natutunan ko sa matagal ng panahon na pag-network mo. Pag ikaw may left and right, if this is you, at meron ka ng grupo sa left at right, at may leader ka dyan, hindi ka pwedeng makampante. Yes. Kahit 5 pa leader mo, kahit 10 leader mo, hindi ka pwedeng makampante. Alam niyo kung bakit? Anytime, yung mga tao niya pwedeng tumigil. Yes. Anytime, pwede dyan may magkasakit. Yes. Anytime, pwede dyan ma-recruit sa ibang kumpanya. Yes. Anytime, yung iba dyan ma-negative, ang daming problema. Anytime, pwede ka mawala ng tao. Yes. Kasi in this business, people come and go. Yes. Hindi po natin pag-aari ang buhay ng ating mga downlines. May karapatan sila, may karapatan kayo, mag-decide kung ano makakabuti sa'yo. Kung hindi mo na nakikita sarili mo dito kay Opti, karapatan mo yan. So tayo as uplines, hindi natin pwedeng kontrolin ang downlines natin. Ang magagawa lang natin habang nandito tayo, turuan sila paano maging mabuting networker. Kasi kasama niya. But there will be time in your life na mawawala yan. Magkasakit, magbilao, worse, mamatay. Mag-abroad. Pero dyan, I used to have a line na sobrang lakas. May cavity line ako before. Sobrang lakas. Biglang unti-unti, natas-tas. Iba-iba ng rason. Siyempre, I have to respect that. Pero at the end of the day, hindi ako apektado. Bakit? I have other lines. Yes. I have like 10 lines available. Parang ganon. What if, ang pagkaunawa ko, pag may left and right ako, okay na. Malamang, wala na po ako sa harapan mo yan. So, anong logic, anong sikreto? Huwag kang titigil sa pag-aanap ng bagong tuturuan. Yes. Kapag may bago po tayong mga makakasama, bago tayong mga members, huwag natin sila titinan as money-making machine. Dapat ang nakikita natin, nagkaroon tayo ng bagong opportunity na makapagturo. No? Kasi bakit? It's the only way. For me, ha? Na pag naturoan mo sila, pwede rin magbago ang buhay nila. Kaya nga dapat ang mindset mo, pag may bago ka, meron na naman akong bagong payayamanin. Yes. So, gawin mo lahat ng way para mapayaman siya. And the first thing first is to equip them with right knowledge. No. Sige, ito po. Ano ko muna din, mami, ano ko yung proseso. Ha? Depende kung abutin tayo ng oras. So, si Juan, no? Nakapag-create, nakapag-gawa siya ng, sabihin na natin, 300 katao. Simple na ituturo mo kay Juan. Juan, huwag kang makapante. Kasi hanggat hindi ka nakakapag-create ng katulad mo, hindi ka nakapag-duplicate ng katulad mo, Juan, wala kang level 1. Ikaw lang ng ikaw, uli ang pagod, gagastos, mag-burnout, mag-quit. Kasi ikaw lang. Nasusundan niyo po yung proseso. Yes. So, anong ituturo mo kay Juan? Una, ituturo natin kay Juan lahat. Pame, ituturo ko sa inyo yung proseso. No? So, let's say sa 301, nakapag-create naman siya si Pedro. Si Pedro, katulad din ni Juan, marunong mag-OBT, umaattend ng training, lahat ginagawa niya. Ibig sabihin, meron siyang commitment, no? Meron siyang pangarap sa buhay na gusto niyang maabot.
Si Pedro po, congratulations. No? So, si Juan po, this is your level 1. Si Juan naman, ang level 1 ni Pedro. Si Pedro, ang level 1 ni Juan. Pero ikaw, that's already your level 2. Nasusundan niya po? Yes. Okay po ba kayo? Yes! Kumain niyo po ba kayo? Yes! Sayang. Sino hindi pa kumain? Hindi po, gusto mo yan, sino hindi pa kumain? Kumain kayo next time, pagpunta dito ha. Okay, magpapagutom. Nakabahipan po kayo. Baka paglabas niyo, magpower-power kayo. Power! Tapos nasa harap pa nga ni front row. Okay. Nasusundan po ba? Yes! So ano point ko po? Ang logic po behind the 10 level deep is makapag-create ka ng next level ni Pedro, ng next level ni kung sino-sino yan hanggang mabumit. Kasi ito po yung pinaka-solid. No? Now, sir, isa-isa lang po ba? Hindi. Huwag ka po, sabi ko po kanina, at least magkaroon ka pa lang ng 10 to 20 duplicated leaders na first level mo. Pag ganyan ang nangyari sa'yo, warak ka. Yes. Warak ka. Yes. Kasi tingnan nga, next, tingnan natin sa 10 na lang. Kung first level mo, 10 na leader, no? Ilan na next level mo sa tig sa 10? So dito, 100. Sa tig-10 lang ha, bawat isang leader, makapag-create ng 10. So yung 100, nag-create ng another 10, ilan na? 1,000. 1,000. Dito? 10,000. Dito? 100,000. Dito? 1M. Dito? 10M. 100M. Basta madami na siyang M. Now, you have, sige, worst case scenario, nangyari siya ito. You have millions of leaders. Millions. Kung titignan natin, ang long term mo is to have a million leader. Tama? Yes. Pero in reality, ang effort mo talaga, nag-focus ka lang sa 10. Yes. So anong point ko? Kung may team ka na ngayon, meron ka ng 20, meron ka ng 50, 100, i-pinpoint mo dyan kung sino yung potential na 10 na gusto mong payamanin. Doon ka magsimula. Huwag ka muna mag-focus dito kay level 2 and the rest. Ang pinaka-focusan mo dyan, si level 1. Nasusundan? Yes! Okay, bakit po? Napaka-importante po. Murahin ko po ito lang. Alam nyo kung ano unang yung i-goal? Dapat makapag-create kayo ng downline na magaling mag-erase ng whiteboard. Ano ibig ko sabihin? Dapat makapag-create ka ng downline na kayang tumayo sa harap. Yes! Yes. Na maging speaker. Kasi hindi ka naman magbubura dito kung hindi ka speaker. So anong point ko? Dapat makapag-create po kayo ng maraming speaker sa grupo ninyo. Yes. No? So, ito ang goal mo. No? Dapat, i-goal mo, number one, marami kang tuturuan. Gusto mo palang maraming speaker eh. E di dapat marami kang tinuturuan. Pangalawa, dapat marami kang ini-expose na downline. Hindi pwedeng ikaw lang. Yung galing mo, hindi po yan dadami kung ikaw lang lagi nandito. Yes. Itong ginagawa ko po, kasi first time ko po tinuro to eh. Sa inyo. Yes. May nakita na ba kayo ganito training? Yeah. So first time mo, kaya ako nandito. Yes. But my goal is, balang araw si Coach Advin ituturo niyo ito sa grupo niya. Si Coach Dave ituturo. Si Coach Say ituturo. Lahat kayo ituturo ninyo ito sa kanya-kanyang grupo ninyo. That's teaching, duplicating, and leveraging. Kasi kailangan muna. So if you want to become duplicated, start by yourself. Yes. Kaya po ako, nagpo-commit po ako every Thursday, gumising ng maaga, manigo ng maaga, kumain ng maaga, bumiyahe papunta rito. Kasi bakit? That's my commitment. Kasi bakit? Malinaw na malinaw sa akin na gusto ko magkaroon ng full leverage at ang goal ko, magkaroon ako ng million na leader sa ilalim ko. Yes. Huwag na lang million eh. Magkaroon ka na lang ng 10,000 na lang. Na leader. Yes. It follows na. Now, bakit importante yung pinaka first level mo? Ayan, galit na si Pastor. Pasensya na po. Okay. Ito yun ito. Sino nakakita dito sa isang building na kinakonstruct? Lahat naman tayo. Yes. Yung sinatay yung Robinson, sinatay yung SM,
Tinapay yung hypermarket, lahat, ano yung na-observe nyo sa kanila pag sila po ay nagsisimula? Magukay. Bago yung magukay, hinaharangan po nila. Tama? Hinaharangan nila. Bakit? Kasi po, sa likod niyan, no? Kung ito yung ground, diyan po sila nagsisimula ang magukay. Anong tawag dyan? Yan po yung tinatawag na foundation. Bakit po hinaharangan? Kasi po, yung eksena dyan ay napakapangit. Napakadelikado. Maraming pako, maraming kawi, maraming gero. Napakapangit na eksena na yan. Kaya huwag po kayong magtaka. Kung nagsisimula pa lang kayo mag-create ng level 1 ninyo, ang pangit ng lahat ng experience nyo. Yes. Kasi nagbubukay ka pa lang. Nagpapalakas ka pa lang, nagpapalalim ka pa lang, hanggang mahit mo po yung tinatawag na bedrock. Ano yung bedrock? Yun po yung pinaka-foundation. Yes. Ibig sabihin, kung ngayon po, kung bago pa lang kayo, na-experience ninyong mapagod, mapuyat, magasusan, medyo nababurnout kayo, minsan almost magkukwit ka na. Naranasan po yan ng lahat na building, na high-rise building na nakikita nyo ngayon sa foundation stage nila. Kaya huwag kang magmadali kasi hindi pwede na etong building mo, no, etong ground mo, ang building mo napakataas pero wala kang fundasyon. Ano mangyayari sa building mo? Magko-collapse. In short, sa network marketing, huwag kang magmadali ng resulta. Magko-collapse ka lang. Are you learning, guys? Yes! Good. So, bakit po pangit ang eksena dyan? Kasi andyan yung makinarya. So, lahat ng bad experiences, lahat ng hard work, lahat ng sacrifices, you will encounter that during the building of your first level leaders. Kasi bakit? Yan pa yung time na nagta-trial and error ka. Lalo na kung medyo may katigasan ng ulo mo, hindi ka nakikinig sa upline mo. So, you do it by your own, which is okay rin naman. Kaya lang, itong tip ko, bakit magsasarili ka pa? Bakit magta-trial and error ka? Eh, meron na proven formula si upline. Nasusundan mo na lang eh. Yes. Naintindihan? Correct. Kaya lang, sometimes, iba-iba tayo ng dahilan. Now, tingnan niyo po ah. Diyan sa mga experiences na yan, ang tagal, sa Montalban niya, yung inuukay doon sa highway, ang tagal na nakaharang yung yero. Ang tagal. Ito rin yung time na wala kayong makikita ang result. Maiinip kayo. Ito rin yung time na parang nakakapagod na. Kayaman ba talaga ako rito? Naalala ko sabi ni Coach Timmy, Coach Hans, rankahin mo nga ako. Kayaman ba talaga tayo rito? O kasi yun yung time na nag-uukay pa siya eh. Nung bago pa lang si Coach Tim, hataw siya ng hataw, nabibilad sa araw. Hindi ganyan itsura niyan. Mukhang badyaw yan. Dati, I mean, no offense meant ha, pero ibig sabihin maitim siya dati. Hindi ganyan kagwapo yun si Coach Tim yun. Di ba? Kung nakilala yun ni Coach Aaron nun, malamang hindi siya sinagot ni Coach Aaron. Ah, nakilala mo badyaw mo. Ah, hindi ka sa badyaw. Ah! Ibig sabihin, si Coach Aaron pala nagpaligo sa badyaw. Pero kapag alala, ang mga badyaw magaling sa sisiran niya. So, sana hindi umihinga, hindi kumain. So, balita dito guys, baka usan mapunta yung topic natin. Guys, mapapansin niyo ngayon, yung pangit na yan, pag ikaw na ngayon nakakapag-create na ng tamang, asa yung ginagawa dyan, tinutusukan nila ng bakal, no? Yan yung nag-uukay siya ng foundation. O hindi, may mga pakikita ka na nakausli yung bakal. Tama? Yes. Ang pinakamahirap na stage po ng any form of construction, especially if it's building, yung first floor. Kasi bakit? They have to make sure that the first floor and the foundation can withstand the weight of the rest of the floors. Yes. Ibig sabihin, ladies and gentlemen, yung ilalaki ng network mo, nakadepende lagi yes. sa first level. Yes. Following? So kung mahina ang pundasyon ng first level leaders mo, malam mo mag-collapse ka. Sino bang first level ng mga leaders ng Dragons? Andyan si Adwin. Solid? Yes. Solid. Oo naman, solid na solid yan. High na yan. Yes. So, andyan si Coach Bong. Good. Sino pa? Si Coach Tim. Ay, grabe.
O sa kabilang side ko, andyan si Sai. Andyan. By the way, kung hindi nyo po kilala si Sai. Ayano! Kayo mga Sai! Tumulong ka. Si Coach Sai. Siya po yung apply ni Ma'am Joke, kung hindi nyo alam. Yes. Joke na ba? Magtataka kayo, yung mga nabanggit ko po, puro gwapo yan. Ay! Kasi bakit? Minsan may kabingit din na bakal. Bakit gwapo yan? Siyempre gusto ko ang pundasyon ko. Gwapo. Kaya pala. Si Bong, makabuhat ng bangko. Nee, pero totoo yan. Hindi ko rin po sila kilala. Everything was by accident. Yes. Si Coach Alvin, hindi. Ang kilala ko dito, si Coach Tim, si Coach Bo, si Coach Alvin, hindi. Si Coach Zay, hindi rin. Mga, yung apply niyan, patay na. So, balik tayo dito guys. Ang pinakamahirap na itatay mo, yung foundation. So, kung nahihirapan ka ngayon sa mga first level mo, sa mga mga direct mo, normal po yan. Alam mo kung bakit? Sino po ba madalas ang direct natin? Diyan po yung tinatawag nating case system. Lahat ng kakilala mo. Tama? Yes. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, katongits, kamadyong, lahat na may case. At madalas po, kaya napakahirap po ng i-develop ng first level natin kasi ito yung ka-close mo. Ano tama? Tama. At pag ay, dumating na po pala yung airline from Taguig. Welcome po. At madalas, pagkakilala mo, mahirap turuan. Yes. Tama o tama? Tama. Mas masarap pa turuan yung hindi mo kakilala. Tama. Kasi pagkakilala mo, para si Coach Tim. Sabi ni Coach Tim, manyabang mo naman, Coach Hans. Inan-print nga ako niyan. Dalawang beses. I-unfriend niya ako, tapos i-friend request. I-unfriend niya ako. Bakit? Kasi dahil close kami sa work before, alam niya, geologs ako. Hindi po niya alam kasi na networker ako. Dito niya nalaro kay Opti. And that's for how many years? Ilan taon kami magkasama sa HSBC Bank niya, pares kami BPO. Yes. Ang alam niya lang, makulit lang ako. Family man, basta yung cash on me. Hindi niya alam na may lalim pala ako. So, nung pumasok siya kay Juan Opti, dahil pa-close siya, may mga time na pagsasabihan mo. Di ba ang hirap pagsabihan ng kamag-anak, kakilala, kaibigan? Yes! Kasi bakit may attitude sila? Kasi bakit? Hindi ko maintindihan kung sino pa yung kaibigan mo minsan pag pinagsabihan mo kasi concern ka, nasasaktan sila. Na-insulto sila. Parang natatapakan ang pride nila. So, yun yung nangyari sa amin ni Coach Tim. So, talagang hindi siya nag-grow. Kasi bakit? Parang feeling niya, every time na tinatama ko siya, kasi nga ang tingin niya sa amin, tropa nga eh, tropa eh. Kahit yung sabihin, upline, hindi niya mabanggit, upline. Bakit? Kasi, tropa tayo eh. Brad, gano'n na tawagan, tapos bigla nila, ngayon, bigla siya, upline ka na. Parang nayabangan siya sa akin. Which I understand. Kasi bakit? Unawa ko kasi, mahirap talaga magtanim ng pundasyon. Yes. No? So, ito na. Unti-unti, sinabi sa amin, bro, kasi ganito, parang naninibago ako kasi, parang nayayabangan ako. Tropa naman yan. Kasi dati tropa lang tayo, tapos ngayon parang lagi mo ako sinisermonan. Oh, totoo yun. Ang daming pinatikman sermon sa akin yun. Kahit si Coach Bo, minsan ang pagsasabihan ko, kahit di hamak na matanda sa akin yun. Bata pa po ako, ganyan na itsura niya. Ilang dalaw ni Tony. Nagkaedad na ako, ganyan pa rin itsura. No? Inuban ako, ganyan din na itsura niya. No? Anong point ko? Kaya ang hirap talaga pag-direkta mo. Naintindihan? Minsan, mas masarap pa yung direct mo, hindi mo kakilala ka mag-anak kaibigan. Yes. Yung nag-inquire lang. Yes, yes. Na, yung nag-inquire lang, hindi, wala kayong blood relation, mas madali pang turuan kasi makikinig sa'yo eh. Pero pag may blood relation na, tingnan nyo, lahat na ka mag-anak ninyo, sino sumunod? Wala. Wala. Di ba? Ano nangyari sa kanila? Nag-quit na. Bakit nakakala nila tinuturuan natin sila, nai-insulto sila ito, si Advin, makaturo, wala nang galang sa matanda eh, tsahin niya ako eh. Yes. Tama? Yes. Tsahin niya ako eh, lola niya ako eh, yes. Bumakas sa pagsalita sa akin, nakala mo kung sino. Tama? Yes. Naranasan niya, naranasan ko rin po yan. Kaya hindi ako nagre-report ng kamag-anak. Oh, honestly, I don't, very rare,
No, yun yung natutunan ko along the way sa pag-network. Hindi po ako masyadong nagre-recruit ng kabag unless sila yung lumapit sa akin. Pero yung allocate, hindi po. Kasi alam ko na napakahirap gawin ng pundasyon sa kanila. Yes, yes. Are you learning, guys? Yes! So, iliis ko. Nasa ina, unti-unti, nag-open up na siya sa akin. Kunti, tinanong niya, kuya, yaman ba talaga ako dito? Ikitay ko ba talaga yung kinikita mo? Sabi ko, bro, makinig ka lang. Sumunod ka lang, maniwala ka lang. That time, ang chine-checking ko parang mga 13,000, 12,000. Laki-laki na siya noon. Nothing now, mga 4 years ago, 5 years ago. Laki lang, bro, gusto ko chumake na ganyan. Bakit? Isang buong sweldo niya. Oo! Magkano sweldo ni Coach Tim na nagsimula siya dito? Ano ka tawag siya yung dating team? Consultant. Consultant. Sa Congress po nagtatrabaho dati niya. Ang pangalan po niya, ang rank niya, consultant. Pero in reality, ang trabaho niya, atchoy. Atchoy, lahat na, utosan siya ng lahat doon, dami niyang amo. And he was earning 15,000. Imagine mo yun, ito palupit, delay pa. Ganun kahirap. Kasi ganun talaga eh, nagbago lang siya eh. Tiniish na yun. So pinarealize sa kanya, I make him realize, bro, ito nakita sa'yo. So nung nakita niya, 30,000 kinikita ko, 1 week, eh, teka. Ako nagtitiis sa 50,000 isang buwan kung meron namang option 1 week. Sabi niya, bro, paano ko ba kikitain yan? Tawagin mo akong upline. Tawagin mo akong upline. Tawagin mo akong coach. Kahit tropa tayo. Di ba ang hirap? So anong point ko, ibaba mo muna pride mo. Kasi hanggat hindi mo kayo mag-humble down, hindi ka makikinig sa akin. At pag hindi ka nakinig sa akin, lahat ng sasabihin ko, useless. Lahat na ituturo ko siya, kahit alam ko na to, but the mere fact na ayaw mo mag-humble down, kasi level lang tayo, tropa tayo, hindi ko mo ma-appreciate lahat na sasabihin ko. Eh how much more pa kung mas may edad ka dun sa apply mo? Nakamag-anak mo. How much more pa kung tauhan mo lang yung apply mo. Ikaw yung boss sa kumpanya, sumali ka kay Opti, apply mo, tauhan mo. Di ba ang hirap? Yes. Kaya expect nyo na po yan. Anong point ko po? You have to expect na lahat po ng direct mo, basta may blood relation at kadikit mo yan, may attitude sa'yo yan. Hindi naman talaga nila attitude yon. Kaya lang, na-train kasi tayo dito na maging leader. So nagugulat sila sa pagbabago mo. Pag tumayo ka na ngayon, ang dating sa kanan, yabang na nito ah. Tauhan ko lang to dati ah. Yes. Di ba? Yes. Parang si Coach Advin. Yes. Yabang naman ni Coach Advin, inuutusan ko lang to. Ako yes. Principal mo, Advin. Correct. Tama. O, kita mo, ang ganda ng correct. O, may hindi na din. Hindi, totoo. Nalasa namin yan ni Advin. Ako naglatag sa principal yan. Oh, yes. Hindi kami pinapansin. Bakit? Tauhan lang siya eh. That time, wala pang kinikita. Dinala pa niya ako. Wala pa akong kita din. Meron na ako power, grabe. Ako, mami, ito yun, mami. Magaling na ako doon. Pero wala kami kinikita parehas. Hindi po naniwala sa amin ang principal. Sabi kasi nga, tuloy ka lang bro, tuloy. Balang araw, kahit yung mga nasa district, nasa region, luluhod sa'yo. Yes, ngayon, tama. Sino mga apply niya? Yung mga apply niya ngayon, ano yung mga apply mo? Apply niya mga downline niya ngayon. Yung supervisor ko. Principal. Supervisor ng DepEd. Yes, yung mga principal ngayon, downline na lang niya. Yes po. O, ito malupit. Walang naniwala kasi bakit? Pangit pang simula niya. Pero nung unti-unti, kumanda ang buhay niya. Nag-uunahan ko mag-member, see? So, minsan, kailangan mo talagang pagdaanan yung tamang proseso. Yes. So, mahirap ka sa simula. That's very fine. That's very normal. Wala kong yumama sa networking na hindi ko dinanas ito. Okay pa po ba kayo? Yes! Parang wala na. Okay. Now, balik tayo. So, ayan na, makita niyo sa video, maglalabasan niyo yung bakal. Yan na yung time. Na unti-unti, may check ka na. May 3,000 ka na. May 1,500 ka na. Unti-unti na nagkakaroon ng mukha. Tama? Ibig sabihin, nakakapag-create ka na paunti-unti ng first level mo. Eto, hindi mo pa iniisip to. Basta ang focus mo lang dapat, first floor mo. Or yung first level leaders mo. Kailangan yung mga pinakamalalapit sa'yo, mabuild mo as leaders. Turuan mo, tsagain mo. Hindi madali ang proseso, hindi madali ang pagdadaanan, but I guarantee you, pag na-solidify mo yung foundation mo, yes. No? Pag tama ang buhos mo ng bakal ng simento, ibig sabihin tama ang turo mo dyan. Tama ang foundation mo. Ready siya sa rejection, matitiba yan. Unti-unti po, lalabas na ngayon dyan, yung first floor mo. Yan.
Pag nakita na lang top performer mo, pangit pa yan. Kasi bakit? Hindi pa naman talaga yung resultado eh. Yan pa yung kahit papano mo, nakikita ng mga kapitbahay mo, uy, bago damit niya. Kaya po, tip, gusto niyo makuha yung mga neighbors niyo, office mates niyo. Ako po, ginawa ko, nung bago lang ako yung ano, pay. Kada payout ko, bumibili ako ng bagong damit. Kahit ukay-ukay. Eh di ba mura na ukay, 30 pesos, 50 pesos. Bakit sa ukay-ukay? Kasi hindi ko pa po afford yung mga ganito dati. Ito, mga 800 to eh. 800 to. Max wear to. Pag sinuot mo to, gumagalaw ang diplo. Sa max wear ka lang makakita ng damit, gumagalaw. Balik tayo. Ang point ko, kami ni Mrs. na pag payout ko, ang pinakauna ko pong binili sa first payout ko, sapatos at sinturon. Para malami niya na po kwento ko, eh, si Sai, alam na alam niyo yung kwento ko. Kung dumating po ako dito, ang sapatos ko po tabihi na. Diba, ito yung dulo, dapat yung takong pantay? Yes. Ang takong ko po, ganyan na. Ang ginit na, ganyan na po. Pero hindi alata kasi. Pero ingat ako kasi ilagi pa ako natatapilok. Ang sinturong ko po noon, Hermes. Alam niyo Hermes? Yes. No? Pero hindi po yung Hermes na alam ninyo yung mahal. Yun lang ang tawag ko. Pero totoo po, ano po yung sintas na sapatos? Kasi bakit? Wala akong pambili ng belt. Tawag ko lang Hermes parang sosyal. No? Ano po yun? Sintas na dalawang piraso na pinagbuhol ko para lang magkasya sa bewang ko. At ito malupit, kulay pink po siya. Kulay pink. Wala ko eh. Tapos pag nagtitraining po ako, lagi pa ako nakahawak dito. Kasi bakit? Baka lumaligay. So lagi yung hawak yan. Kaya yung training yan. Ganyan po. Kaya ang una ko talaga binili ito, belt, tsaka sapatos. So proud nung, alam niyo po yung binili ko yung belt, tuwang-tuwa na ako. Bakit? Nagkasunaw ang sinturon. Anyaba ko na, nagtatake na ako. Tapos ang sarap pala ng sapatos na pantay swell, yung sole. Yun na yun. Tapos, every time may payout ako, 3,000, 5,000, bumibili ako sa ukay-ukay. Pero yung mukhang bago, tapos syempre, lalaban ni Mrs. Paplanchay. Pag sinuot ko yung bago, eh syempre, magaling pa ako magdala. Wow. Ay, kailangan magaling ka magdala. Wala ka na nga pera eh. Kailangan mo pa magdala ng damit. Tapos po, tuwing pumapasok ko sa trabaho ko, napapansin ang kasama ko, parang totoo yung ginagawa mo, Hansa. Kasi hindi sila naniniwala, ang tingin nila kay office ka. Eh, nakikita nila, lagi ako may bagong dami. Oo, parang okay na. Tapos bibili ang sapatos, mura, bago, pero araw-araw, iba-iba sapatos ko. Eh, ganun talaga sa... Kailangan may makita ang pagbabago ko. Yes, correct. Ang mga tao sa paligid ninyo. Kailangan, tsaka pinipilit ko kahit anong lungkot ko kasi minsan wala akong pera, nani-negative, nani-reject ako. Pagpapasok na ako sa crowd, kailangan nakangiti ako. Kailangan yung aura ko, power na power, kasi kailangan nakikita ako, meron kay Hans. Parang nag-iba ng aura, parang masaya na siya ngayon. Iyan pa naman ang ayaw ng tao sa'yo. Kung makita kang masaya sa akin. Kasi bakit? Ang gusto ng tao, katulad ka lang nila. Yes. Malungkot sila, malungkot ka dapat. Yes. Hindi pwede mas masaya ka. Tama. Tama ko ba sila sa yes. Yes. Kasi kailangan, kaya yung mga kakilala mo hindi sumasama, bakit? Baka umaman ka. Tama. So that's the realization. So ginawa ko, lagi may bago. Kasi ginagawa ko, minsan gagala ko sa mga mall sa Divisoria, may mga relo dyan, gold. Pero 30 pesos lang yun. Bumibili ako yung apat. Araw-araw iba suot ko. Tapos pag sinuot ko yung gold na yan, pag naglakad ako, ganyan pa ako. Anong oras? Hans, anong oras na? Ganyan po talaga. Tuwingin ako. Pero bukas iba naman, bakit? Pumupusyaw na eh. Saan ka naman kukuha ng gold na 30 pesos? Ibig sabihin, 2 days lang itapon mo na. But it helps me. It helps me. Bakit? Sabi nga eh, no? Sabi nga eh, fake it until you make it. Kailangan maramdaman mong mayaman ka na kahit hindi pa. No? Pero huwag ka manluloko ng kapwa. Ang akin na naman, gusto ko lang makita ng tao, may pagbabago ako. Hanggang sa'yo na nakakabili na. Dati ang paborito kong sapatos, kasama pa kami ni Tony, New Balance.
Tama ba? Yung balance. Pura lang kasi yan eh. Bisan 1,000, buy one take one pa. Word balance. Word balance. Mahal pala yung balance. Word balance. Word balance. Sabi ko, Tons, punta tayo farmers. Kami ni Tony. Sige. Bilhin mo yung 1,000 sapatos na buy one take one. Isa sa kanya, isa sa akin. Oh, ganun kami. Pero, pag kumala kami, bago sapatos namin. Buy one take one yun. Pero at least may nakikita na pagbabago yung tao. So yun na yun, yung first floor mo. Unti-unti, dapat may nakikita pagbabago ang tao. So ang tanong, sa'yo ba may pagbabago na? Yes! Yes! May hindi. Ma'am, pwede may hiram? Sa'yo ito. Hindi pwede yung ganito ang pagbabago mo. Sumali ako kay Octi, buwang na buwang. Power grab it! After one month, ganito ka naman. Hindi pwede. Paano mo mapapasali ang kapitbahay mo? Eh, paano kasi nakulupan na lang ito? Eh, na-reject ka. Ininjan ka. Oh, ayok yun, ininjan. Ang nakikita ko dapat ng prospect mo, masaya ka. Dapat sa'yo pa lang nakikita nila na ang negosyong pinasok mo, masaya at madaling gawin. Yes! Kahit hirap na hirap. Hayaan mo silang mahirap at pag-member na. Tama! Huwag mo sabihin, may maganda ba yung hindi naman natin niloloko. But ano gawin mo? Dali mo sa training. Kasi sa training, doon nila marirealize, like what I'm doing right now, na ang hirap ay normal. Bakit? Naghuhukay ka pala ng foundation. Yes! So, pag sinabi mo yan agad, oh, mahirap to. Sino mo sasali? Sa'yo yan. Pag sali, ipakita mo yung ganda ng product. Dahil pag umatin ng training, hayaan mong ma-realize nila kung ano to. Yes. Oh, kaya pala nare-reject ako, naghuhukay pa lang ako ng foundation. Yes. Yes. Diba? Pag kinausap mo isa, na-reject ka, okay na, naghuhukay ka pa ng foundation. Dalawa, nahirapan ka, okay lang, naghuhukay ka pa ng foundation. Pag 50 na nakausap mo na reject, hukayin mo na ang tatalunan mo. Kaya mo 50 na, wala ka na sumali sa loob. Ibig sabihin, may problema ka. Okay na yung mga tatlo, kinausap mo isa na reject, 50 na kinausap mo, wala ka na sumali. Salamin ka naman. Baka masama ugali mo. Naintindihan mo ba? Yes! So, okay lang yan. Okay lang po yan. Now, ayan na. Hanggang sa, pag nakita niyo po yan, ano napansin ninyo sa mga building? Normally, pag lumabas ng first floor, tuloy-tuloy na po sila. Yes! Tuloy-tuloy na. Bakit? Wala nang pag-aalala. Alam mo kung bakit? Alam nila kung ilang floor yan, solid na foundation. So, what's my point, ladies and gentlemen? Okay lang mahirapan sa simula. Yes. Pero pag tama ang pundasyon mo, etong 10, magtuturo yan ang nagsasampo, alam natin nila itong, alam nila na kailangan nila magbukay ng foundation na napakapag-rate sila ng 100. Ang 100, magbukay din yan ang 10 hanggang sa, hindi mo napapansin, libo-libo na po ang yes. Yes. Salamat sa palakpak. Yes! Nagsimula kami nun. Nagsimula pala ako. Hindi pala pa sinabi. Ang unang sumali kasi sa akin ang si Paring Renz, sumunod si Marcial, and si Zay. At unang si Zay. Pas ko si Zay, sumunod si Ma'am Jo. Sumunod. Ito ba, lupit. Nung nandiyan ni si Zay, nandiyan si Ma'am Jo. Si Zay, benta lang ng benta yan. Ang lakas mo benta niya dati. 1,000. Idol yan. 1,000 isang optage yung benta niya dati. Alamat yan sa benta-benta. Yes. Kasi bakit? Wala naman dati nagpo-pose eh. Hindi naman bawal ang overpricing kasi bakit hindi naman alam ng mga kausap namin dati na wala pang member eh, kami pa lang eh. So talaga ano, benta, tapos dumating na si Ma'am Joy, itong malupit, pag nagtitraining ako, wala sila. Tinatakasan nila ako. Minsan dudugasin ko pa yung helmet yan. Yung helmet design, nagpumunta rin eh, kukuni namin. Ilalagay namin dito sa harapan. Kumatin lang na training, hindi pa rin siya atin na training. Sa labas lang, hanggang sa unti yung nina-realize niya. Hanggang sa'yo na pumasok na sina Ma'am B, dumami, pumasok na sina Advin. Right now, we are almost 75,000. Yes! Open mo! Kung hindi ko po unawa, eto, doon pa lang, nag-quit na ako. Doon pa lang, wala na ako dito. Malamang wala po kayo dito ngayon. Yes. Kasi bakit? Lahat naman ito nagsimula sa akin. Ba't anong point ko?
kaya importante nakaka-attend ng training yung mga members natin. Kailangan importante maintindihan nila na part pala yan ng foundation building. Yung lahat ng hirap mo, no, is just part of what we call as foundation building, kasi nagpapasolid ka ng foundation. Nagpapatibay ka ng foundation. At yan po ang pinaka mahirap. No? Minsan yung iba may power line na. Bakit? Bakit yung kabila ko bumubos, yung kabila ko wala pa? Ibig sabihin yan, nag-work na ito sa kabilang line nyo. Ang gagawin mo lang, hanap ka lang ng kabila, ulitin mo lang yung proseso. Are you following, guys? Yes. No? May natutunan ba rito? Yes. Ito ko nang burahin. Now, ito. Wala akong bubara. So, by the time, right, grabe to. Di ko ma-imagine kung, eto malupit. Eto malupit. What if, yung sampu po, lahat yan, no, maging chairman circle na lang. Wow. Oh. Ibig sabihin, meron ka na-create na sampu na lagi na may 50 million. Magkano na checking mo? Sabog ka na. And what if lahat ito maging chairman circle? Oh. Nabubuang ang mga circle. Abin, dahan-dahan yung ugat mo, ha? Yung BP mo, ha? Dahan-dahan. yung kata press, ihanda. Guys, ito naghihintay sa atin. Grabe. Ito naghihintay sa atin. This is not a mindset thing. This is the reality in networking. Bakit mo ba ang liit ng percentage ng nagiging successful sa networking? Simply because, ang liit din ang percentage na nakakaunawa nito. Bakit kami, hindi nyo kami mapapaayaw? Kasi unawa namin ang proseso na to, na kailangan mo siyang pagdaanan. At pag ikaw willing ang pagdaan na to, I can guarantee you, ito po mangyayari sa'yo. Wag na lang ito. Grabe po. Imagine ninyo kung itong left ko, ito right ko, lahat chairman circle. Magkano nakikinita ko? Yes! Di ba? Pero tutuloy pa rin ako mag-training. By then, tutuloy pa rin. Pero dapat kayo, may kanya-kanya na kayo kinitrain sa gusto ninyo. So, ito na yung how. Okay, how? Paano ko po siya gagawin ko, Chance? So, naunawaan niyo na po yung diagram? Yes! Now, let's talk about the process. Ito yung process na to, actually, na-discuss ko na to, pero uulitin natin. Yung damit ko umuurong yata ito, ah. Okay, yung process. Yung first part, no? Yung first process, no? Sabihin mo to, it starts with you. Tandaan niyo po, ah. The word success. The word success itself is not success without you. So, sa foundation building, napakahalaga dyan ng you, ng ikaw. Ng ikaw. Kasi you cannot lead the entire building kung mindset mo pa lang, mababaw na. Kung mindset mo pa lang, yung nagsisimula ka pa lang, ay, hindi, minsan ito sasabihin mga kausap natin eh. Ay, para lang yun sa magagaling. Tama? Ay, hindi ko kaya yan. Ay, malulugi tayo dyan. Makakapag-negosyo ka ba kung simula pa lang nasa mindset mo na yung pagkalugi? Walang ganun. So dapat, baguhin mo yung mindset mo. Napakahalaga po ng papel mo sa success ng network mo. Tandaan niyo po ito, ha? Napakahalaga ng role mo sa success ng network mo. There can be no success kung hindi ka mismo naniniwala na magiging successful ka. Tama. Kung naniniwala ka, mahirapan ka rito, magpipil ka rito, then congratulations. Yan kasi ang mangyayari sa'yo. Kasi yan po ang iniisip mo eh. At alam naman natin kung anong iniisip natin, yan ang lalabas sa bibig natin. At yung lumalabas sa bibig natin, yan po ang kinikilos natin at magkikreate ng resulta natin.
So, ingat po tayo sa iniisip natin. Kailangan, no? Mataas. So, anong kailangan mo? Taasan mo, increase your belief system. Kailangan, simulan nyo po. Kaya nga po, bakit yung downlines, bakit po magsali, hindi muna natin pinagre-recruit. Bakit? Mababaw pa po ang belief system niya. Bakit? Eh, hindi pa po niya naranasan ng product, lalo na kung hindi uminom ng product yan. Kaya ang una po nating trabaho bilang uplines, pag may downlines na tayo, kailangan po gumamit sila ng product. Without the product, wala. Paano maniniwala sa kumpanya yan kung sa product pa lang may duda na? Sige nga. Halimbawa, sabihin ko sa inyo na po. Halimbawa, ako sumali. Siguro may asukal talaga po, makamis. Tingin niyo mabibenta ko to? Hindi. Bakit? May duda ako eh. So that alone, no? Imagine mo itong foundation na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito. Imagine mo, no? Ang isang foundation na ito, ang tawag dito ay daw. Duda. Malaki ang duda niya. Ibig sabihin, bawas siya ng poste. Tingin mo, magkasintibay pa rin yan kesa kompleto siya? Hindi. Hindi. Ang kasunod dito, na foundation, training. So, anong foundation na rin? Number one? Doubt. Doubt. No? So, kailangan, wala kang doubt. No? Kasi bakit? Pag nasimulan mo na ng duda, wala. Pangalawa, training. So, pag hindi po yan nagtitraining, training. Para ka na namang nabawasan ng isa na namang poste. Tingin mo, pag nabawasan ka ng poste, matibay? Magkukulaps yan. Ano pa po? No? Ano pa? O, eto pa. Wala siyang goals. Ibig sabihin, kaya lang siya, sumali kay 1OP dahil natuwa lang siya kay 1OP. Pero hindi malinaw sa kanya kung bakit niya gagawin. Yung tinatawag po natin, deepest, why? So, pag ang member niyo po, sumali na, uriratin mo, kausapin mo, tanungin mo, bakit mo ba gustong gawin si OP? Ang trabaho po natin is to empower and motivate them para lumabas yung totoong dahilan bakit niya gagawin si Opti. Kasi pag hindi mo na ilabas sa kanya yan at hindi niya alam ba't niya ginagawa si Opti, eh para mong pinagmaneho yan nang hindi niya alam kung saan pupunta. Malamang sa bangin mapupunta yan. So obligasyon din po natin ng, as uplines na alamin kung ano po ang goals nila, bakit nila ginagawa si Opti. Otherwise, pag walang goals yan, nabawasan na naman po. Tama? Yes. At marami pang iba. No, ano pa po yung mga pwede maka-impact dyan? Negativity. O, imagine mo kayo si negativity. Nagpatol sa negativity. So, naunawa nyo na po ang halaga ng foundation building. Yes. Kaya huwag po tayong sasabak ng member sa gera sa labas nang hindi po na ready ang mindset. Kailangan maging agila yan mag-isip. Kailangan maging general yan. Katulad ng training natin noong nakaraan sa Zoom. In generalist mindset. So, yung belief system niyan, kailangan po mataas na mataas. How? Paano po mapapataas yung belief system? Papuntahin sa office. Kasi pag pinapunta mo sa office, may makakausap sa ibang tao. Dali mo dito. Sa araw na maraming tao, tingnan niyo yung grupo ni Ma'am Josephine. Dito na po sila nakatira. Oh. Pag may duplication training a night, nandito sila, team night sila. Gusto ng ebidensya? Oo, oh, matila tayo kami yung ikot si Jomang. Grabe. Sila, masipag sila mag-centering. Hindi nila namamalayan, ang akala nila nagdadala lang sila ng tao, but in reality, no, wala silang kamalay-malay na sa pagdadala nila ng tao rito, tumataas ang belief system nila. Yes. O, tingnan nyo, ang training ng team nights, andyan din sila. O, ayan sila. O,
Oh. Labas pa dila ni ma'am. Nakuhanan. Pero hanga ako dyan. Hanga ako bakit hindi sila, so sorry naman kung imi-mention ko sila, kasi all throughout, mula dumating sila dito kay Opti, dito na po yan nakatira. Tama? Yes po. Dala sila ng dala ng tao. So, ang belief system nila mataas, gamit sila ng gamit ng product. Yes. Kailangan po tumaas ang belief system. Ngayon, sir, paano kami nasa probinsya kami? Dali mo sa Mega Center. Kung hindi mo man madala sa Mega Center, dalhin mo sa mga meeting ng grupo. Kailangan maramdaman nila na part sila ng grupo. Yes. Na part sila ng team. Yes. That's the only time. Ay, ang saya pala ng team na to. Ang kulit pala ng upline ko. Ay, ang gaganda pala ng mga cross lines ko. Ang pupogi pala ng cross lines ko. Mabait pa. Ay, ang tatanda na pala nila. Puro senior. Marami. But again, trabaho mo yan as upline. Ang pag-angat po ng belief level ng downline mo, hindi po yan nakadepende sa kanila, sa'yo. Kasi bakit? Mga bata pa yan eh. Imagine mo mga baby yan, tapos sinaya mo na silang kumalat na kumalat dyan, kita mo yung anak mo, hawak-hawak yung popo niya, hindi mo tinuruan na tama. Akala niya ngayon, okay lang. O, pagdating niya ng KG, mama! So, pataasin ang belief system. Pagamitin ang product, ipakilala mo sa uplines, ipakilala mo sa grupo, pakilala mo sa may-ari, dalhin mo rito, pakilala mo yung mga awards ni Opti, pagamitin mo ng product, pakitaan mo ng testimonies, anything that can boost their morale. Kasi it will definitely help. Naiintindihan po? Yes! Uy! Malapit pa lang tayo. Kaya, ginatapatata. Okay, so it starts with you. Then, number two. Ano ngayon? Ito na po. Ituro po natin yung basics. Huwag po tayo mag-focus muna sa advanced. Basics! Okay. Anong basics? Number one. A pala A. Kasi may two na pala. Ano yung mga basics? Ano ba yung mga basic na kailangan nilang malaman? Number one, yung tinatawag natin duplication program. Okay, ano yung duplication program? Ito po yung binababa natin dapat tuwing meron tayong bago na papasali. O, leaders, circle leaders, alam niyo to, di ba? Ito po yung binababa namin every month para nasusundan po ng ating mga downlines. Ang nangyayari, pag ako nagbaba, nag-blast, hindi nyo rin po tinuturo. Ang nangyayari, pag binlast ko sa GC, wala rin lang. Dapat guys, magsuportahan tayo. Pag ako nag-blast ng item, sundutan ninyo ng message. Halimbawa, nag-blast ako ng pagkahaba-habang message duplication, dapat ikaw, ito sasabihin mo, ay grabe. Guys, remind ko lang, ito po yung naging sikreto ko, kaya po ako successful. Ikaw yun lang, na resultado na. Sabihin mo sa GC, oh, sa mga Otago members, guys, panoorin ninyo kung ano man training niya na binababa na apply sa inyo. Guys, panoorin natin ito, unawain natin ito kasi dito ako nagsimula. Make them feel that it was really how you started. Kasi kahit ano pong baba ng baba ng baba ng apply, kung tayo mismo, Tarsier, at wala tayong pakialam, don't expect your downline to become active leaders. Intindihan po? Yes! Okay, yung duplication program, ano, yung mga basics po, ano yun? Number one, o ito pa. Tinuruan mo po ba yan ng ating mga mobile apps? O, duplication natin na sa duplication tayo. Ano yung mga mobile apps natin? Pa-download mo sa kanya, Zoom. No? Ano pa po ang mobile apps natin? Yung ating dealers tracking system. Ano po yun? Yun po yung online account. Dapat po pagkasali nila, use it as an opportunity para buksan yung kanilang online account. Bakit? Kasi doon sila matuturuan sa mga panahon na yun. Yun yung mga time na makakapag-inject ka ng idea simply because naandun sila sa DTS. Are you following, guys? Yes! Yes. Anong pa? Papanoorin niyo po sila ng ating YouTube account. Ang dami yung andyan po. Siyempre sa akin, yung mapakit ko na. O, andyan yung akin. Andyan po yung kay Coach Team. Ano ba yung sa'yo, Team? Team of T. Oh, eto, si John. Anong si John? Coach John. Oh, Coach John. Dave, ano sa'yo? Coach Dave. Oh, daming coach. Coach Dave, guys.
I don't know, yung sa iba, si Namamira, nagsisimula na rin sa YouTube. Pero ito, sa ngayon, ito yung mga nakikita ko. Kung may bagong member kayo, let them watch those trainings na available. Ito po, malaking tulong po ito para hindi ka na mapagod mag-train. Papanoorin na lang nila. Naintindihan po? Yes. Bakit importante ito? Kasi hindi naman po madalas nakaka-attend dito yung mga trainings yung mga downlines natin eh. Kaya nga po dito sa duplication program, nilagay ko na yung mga kailangan nilang matutunan dyan. Susundan nyo na lang po. Okay. Number, letter C. No, i-add nyo sila. No, i-add nyo sila saan? Nandyan po yung Facebook group natin. I-add nyo rin po kasi sa mga GCs. Importante po yung Facebook group. Kasi bakit doon tayo nag- ano ba yung Facebook group natin? Siyempre po, nandyan yung team Dragons International. Buyan. Kung wala pa po kayo dyan, ulitin ninyo yung upline ninyo na i-add kayo. Ang tanong, yung upline mo ba nandyan? Yeah. Kung wala sila, di haya mo siyang ulitin ako, i-add sila. Kasi hindi naman po natin pinagdagabot yun eh. Ano pa po? Naandyan din po yung Opti Dynasty. Bakit importante na ina-add natin sa Facebook group para lahat ng updates, lahat ng policies, lahat ng guidelines, lahat, everything about One Opti, updated sila. And syempre po, naandyan din po si One Opti Lifestyle, yung official natin na page. No, kung hindi pa po kayo dyan, kung hindi niyo po alam yan, let me know, I'll send you the link. No, para makapasok po kayo. Guys, obligasyon po natin sa downlines natin na i-add sila para po maging aware sila sa nangyayari kay One Opti. Pero yun, wala po kabalay-malay downline mo. Hindi mo in-add. Eh, 2 years na po siyang naging inactive. Biglang humataw. Nung humataw, nagka-check-in, pumunta rito, kumuha ng check-in, may makukuha? Wala. Kasi ATM na pala. So at least, kung mag-active pa niyan o hindi, pero nandito sila, at least updated po sila sa nangyayari. At least alam nila. At least yun man lang magawa mo as upline. So click bilang pasasalamat sa pagtitiwala nila sa'yo. Kahit po yan ay matukhang. Pag yan naging zombie, at least updated na zombie yan. Naintindihan po? So, official Facebook page. Sige po, kinakailangan, ibababa natin sa mga GCs. No, i-add nyo po sila sa GC. And please, people, pag meron naman po in-add na bagong member sa GC, i-welcome naman po natin. Gano'n po ba kahirap pag-welcome? No? Ang gagawin mo lang, i-welcome nyo. Hello po, welcome po, Poncho Pilato, sa GC namin. I-welcome nyo, let them feel welcome. Kasi bakit? Pag hindi ka nag-welcome, anong pakiramdam na pag ikaw may inad, hindi win-welcome ng iba? Di ba? Bawi-bawi lang yan. Hindi ka nga nag-welcome, asa ka pang ano. So dapat sa iyo mang galing, ganito, ako ginagawa ko ganito. Pag ako nag-add ng tao, before ako mag-add sa kanya, may message na ako, guys, help me welcome. Halimbawa si John. Guys, help me welcome John sa team. Saka ko siya i-add. So dapat ang kasunod ko, hi John, welcome. So bago pa lang siya, ano mararamdaman niya? Uy, sarap naman. Ini-welcome ako. Kahit di pa ako kilala. Uy, kilala nila ako. Yung ganun ba lang simple gestures, proven po yan. Masusundan po? Yes. Okay, ano pa po? So tinuruan mo na ng duplication program. No, ito, teach the basics. O, ito po, ang mahirap, itong actually ang pinaka-challenge. Yung, marami po po ito eh, iisipin ko lang ano mamaya. Ito po mahirap na part. Pag sila po ay inimbita mo na umattend ng training. This is the challenge of every leaders. Yes. Tama, eh malayo po kami. Wala pong pamasahe. Magbabantay sa bahay. Magbabantay ng nanay. Magbabantay ng tatay. Magbabantay ng ng aso. Magbabantay ng kapitbahay. Lahat na lang babantayan. Ibig sabihin lahat kung may dahilan. And those are all valid. But at the end of the day,
Dito masusubukan ang skill mo as an upline. How creative are you na madala niyo po dito? Actually guys, ang sikreto lang, dalhin niyo lang dito ng isang beses. Then let them feel kung ano bang pakiramdam nang naandito ka. Kasi pag yan, pinakausap mo, apply mo yung ABC rule, pag pinakausap mo yan sa mga tao dito, naramdaman nila masaya dito, kahit wala ka, pupunta dito yan. Para si naman Josephine, wala na mga friend, pupunta dito. Tama ba? Kasi bakit? Kasi masaya sila rito. Gusto nila rito. No? Hindi ko ba na-produce chairman yung kwarto nyo rito? Ang dumadami kayo eh. Pero tingnan nyo naman, productive sila. No? Ano ka na ba ngayon? Rookie ka naman. Tapos ka nung sa rookie. Ano ka na next? Ano ba next sa rookie? Achiever. Achiever na malapit. Pero malapit na po kasi achiever po. Wow! Sino po ang kanya? Ah, okay. Good, very good. So, kita nyo guys, yung simple pagdadala na lang ng tao, nagbubunga. Ngayon, hindi ka naman sinabi yung dito. Pwede sa mega centers. Katulad ng Team Barbara. Regulars na every Sunday, doon sila nagdadala ng tao. Yung Team Montalban, pupunta rin sila sa mega centers. Sila nga lang. Kailangan mag-bit-bit ka. No? Sa Nebaisia, ganun din. Every Saturday, nasa sa Quezon. So, kailangan guys, may activity sa Taguig. No, regular na kayo sa Taguig, ma'am? Regular. Saturday din. So, attend training, guys. Ngayon, again, babalik tayo doon. Kung naihihirapan ng pattern din sila ng training, then iba tumuto. Pag dyan, nagkahigan pa sila, ewan ko na lang. Yes. Guys, yung ginagawa natin effort na mag-train, mag-video, mag-record, mag-upload, samantalahin nyo. At least kami ang pagod, kayo hindi. Ang gawin mo na lang, i-forward yung link. Alam niyo po pa paano mag-forward ng link? Hindi alam, para maturuan ko. Ang gagawin nyo lang po, di ba, ito yung video. Meron po dyan nakalagay share. I-click niyo po yung share, tapos meron pong nakalagay dyan yung link. Hanapin niyo po yung link, i-copy niyo yan, tapos yun po ang i-send ninyo. Forward. Forward or copy, then send. Napakadali po. At least po kami ang mapagod doon. No? Pagod na nga kami, hindi ko pinapanood. Yan nyo lang kami. Kailangan pa, as leaders, panoorin nyo pa ulit-ulit. Bakit? Yan din naman na paulit. Guys, ang networking po ay paulit-ulit lang. Yes. Yes. This is just a mastery of the basics. Yes. No? Paulit-ulit lang to. Kailangan paulit-ulit para ma-internalize mo. Para ito, paulit-ulit ko rin na ituturo to. Pero, good thing, may YouTube na. Bakit? Hindi ko na siya uulitin. I-upload ko na lang. Pag may bago ako, panoorin mo to. Ano noorin niya? The convenience of their home. Naintindihan. So again, ito, katulad na ginagawa natin, yung level 2, 3, 4, 5, blah, 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 magiging bonus level na. Yes. Ang pinakatrabaho ko talaga rito is to create your first level, solidify your foundation building sa first level, and the rest, katulad dito, nagawa yung first level, no? So ito si first level, the rest po, no? Ang tawag ko dito, matik. Kasi naturoan mo na tama si first level, tuturoan niya rin yung next level niya, tuturo. Pero tingnan ninyo, kung ang first level ninyo, no? Hindi dumaan sa proseso. Tingnan ninyo, kung yung first level ninyo, hindi nyo tinuruan ng basic. How do you expect them na mag-add sa GC and everything? Wala. Tama? Kung hindi po yan ang mountain na training, wala rin. So, may domino effect po yan. So, you have to start with your foundation building. Diyan po kayo mag-invest na maraming oras sa foundation building. Wala pong networker na hanggang ngayon nagtuturo hanggang kaduluduluan. Ang tinuturoan lang po nila, madalas, ayaw ka nilang first level. Kumbaga, yung frontline army,
yung mga elites, no? Ako, I would treat my circle leaders as the elite leaders ng Team Dragons. Kasi bakit? Sila yung alam ko kahit wala ako, gagawin nila. Kasi bakit? Sila yung una kong binubugbog. Sila yung una kong nasisermonan. Sila yung una kong napagsasabihan. Sila yung una kong kinokorek. Sila yung una rin nakikinabang sa mga trainings na ito. Sila yung una nakakaalam sa updates. At sila po ang una kong payayamanin talaga. Parang na rito po. Okay po kayo? Yes! Kapoy na. Ah, ito. So, gagawa ka muna. Ito kasi yung pinakagitna mo eh. So, this is your core. Ah, di ba? Yan yung earth, my core. Tama ba? Core, mantle, ano pa ba yung ras? Basta yun. So, ikaw, simulan mo sa sarili mo. I-goal mo na dapat makapag-create ka ng core leaders mo. Core leaders mo na. So, ibig sabihin, kahit isa lang yan, kailangan i-goal mo na maging leader yan. Kahit isa pa lang. Bugbugin mo. Sermonan mo, pagsabihin mo. Kung magalit, mag-quit, yan o naman, be next. Ibig sabihin, paano, tayo kasi minsan nangyari sa atin, takot tayo pagsabihan ng downline natin. Bakit? Kasi baka, mag-quit. Kung nag-quit, hanap ka ng iba. Tama. Kasi pag nag-quit yan, it only means one thing. Hindi po siya ang hinahanap mong agila. Yes. Kaya po, I don't care if you quit. Because I care doon sa gusto magpaiwan. Kasi dito sa networking, ang naiiwan, ang totoong yung mayaman. Yes! Kaya kanina nag-start ako, kahit konti pa lang kayo eh. Kasi I don't care sa wala, I care sa mga nandito. Correct. Kasi sila yung gusto matuto. At yung iisa, dadalaw, tatatlo na yan, na naniniwala sa'yo, turuan mo sila ng lahat na ito. Yes. Maka-create ka ng isang, o di meron ka ng isang first level. Nag-create ka ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Pagpalagyan natin sampo, yan ang core leaders mo. Yan yung nakakatuwang mo. Ako po, I set standard, I set qualification sa inalagay kong core leaders. Number one, syempre yung may yes apply. Mahirap kasama yung ayaw sumama sa'yo. Mahirap kasama yung ayaw sumulog sa'yo. Kung gusto mo, sabi ko nga, sa training ko noong nakaraan, gera to eh. Gusto ko yung kasama ko sa laban, yung marunong sumunod. Eh, pag isumunod, baka akong barilin yan. Tama po? Dapat may yes upline. Dapat sumuk mo ang attitude niyan. Dapat para sa akin, umaattend yun ang training. Kung hindi yan umaattend ang training, sayang na naging core leader mo siya. Kung hindi naman siya umaattend ang training, ano ituturo niya sa downline niyan? So, hindi siya leader. Follower lang siya. No? Kailangan, may yes apply, may attitude. For me, sige, isa sa requirements ko, kailangan graduate ka ng team building. Pag mag-team building ka, sino mag-graduate ng team building ka sa kamay? Natulungan ba kayo? Yes! So, sa attitude pa lang eh. Ano na yung last batch? Ano sa mga last batch? Ayan, grabe. Lahat last batch. O, di ba? Ang ganda ng team building, no? Yes. Nag-enjoy pa kayo? Yes. Batch 25? Yes. Oh. Yes, upline. Tamang attitude, no? Right attitude. Yes. Towards business, ha? Umaten ng training. Importante sa akin yan, no? At syempre, yung kayang mag-commit. Hindi yung pag-training kayo and everything, ang dami excuses. Hindi ako pwede, magbabantay ako ng ganito. Magbabantay ako sa nanay ko. Next week, magbabantay ako sa tatay ko. Next week, pamangkin ko babantayan ko. Next week, bantayan ko aso. Tatanggalin na kita. Bakit? Hindi networking, hanap pong magbantay. Magwardya ka. Tama? Yes, networking ko eh. Kailangan may commitment ka. Hindi excuses sa kailangan ko. I'm sorry, but I will remove you as my call. Kaya nga ako dati, sinasabihan ko si Advin eh. May GC si Advin. Siya nag-blast. Sabi ko, bro, tayong dalawa lang naman dito. Tinawag mo pa na ako, remove the GC, remove everybody.
hindi mo kailangan ng mga taong pinapanood ka. Ang kailangan natin, yung taong kaya mag-commit sa'yo kasi willing silang tulungan ka. Yes. Ngayon, kung hindi kayo magkatulungan, eh mag-iwalay tayo. I'm sorry. Guys, hindi tayo nandito para magbarkada lang. Yes. Nandito tayo para magtulungan with one purpose na umangat ang buhay natin. Yes. So hindi pwede may umihila sa taas, may umihila sa baba. Hindi pwede nag-iilaan kayo. Kailangan parehas kayong may umihila sa taas, may tumutulak dapat pataas. Tama. Hindi pwede magsaliwa. Kumbaga, hindi pwede kung etong bangka, sorry naman ha, may sumasagwan pa punta rito, may sumasagwan pa punta dyan. Sa tama. Di baling mabagal ang sagwan ninyo. Pero isang direction ninyo, kasi may yes up and down ninyo, sigurado ako may mararating kayo. Tama. Yes. Kaya ako pag naramdaman ko may isang umihila dyan, tutulak ko sa dagat. At tanggalin kita dyan. Kasi bakit? Hindi na tayo umaayon sa purpose ko eh. Ano ang purpose natin parehas, makaangat, eh hindi lang tayo magkasundo. Naintindihan po? Yes. Ngayon, later on, pag naturoan mo ito si first level mo, ano ang goal nito? Ang goal dapat nito, siya rin makapag-create ng core leaders niya. At yung mga core leaders na yan, lahat yan, dito na papasok si level 2. Imagine mo kung may 10 kang subgroup, at bawat subgroup mo, may kanya-kanyang core leaders na maganda ang attitude, nagpi-training, nag-OBP, hindi naka-depende kay upline. No? Ako hindi ako maglalagay ng core leader na lahat na lang upline ng tabo. Upline! Pahingkot! Upline! Pahingkas naman! Upline ka kuha ng cheque! Apply pa ni neighbor! Isang choco! No? Tapos nagka-Quezon City ka daw, naman may bayo siya, apply pa ni neighbor sa choco. Nanaw pa niyo po yung concept? Yes! So eto, halimbawa eto, no, may mga core leaders siya, pagpalagin natin apat lang, ay, apat lang yan, pero naturuan ng tama, eto rin mag-create din ang kanya. And so on and so forth hanggang lumalim ng lumalim ang network mo. Kaya as leader, as an upline, dapat pinomonitor po natin ang network natin. Yes. Sino na ba mga leaders? At dapat, kung ikaw to, hindi pwedeng ito lang ang kilala mo. Dapat pag nakuha niya to, dapat bumababa ka. Bumababa. Kailangan kilala ka. Kailangan kilala mo rin. Kasi may mga pagkakataon, ito tingnan niya ha, may mga pagkakataon na ito network, ang kilala mo ito lang. Yes. Biglang nagkatampuhan si level 2 at si level 1. So, hindi siya na nagpapansin na nag-aaway sila. Eh, ito lang kilala mo. Uminto lahat to. Kasi bakit? Hindi nila naramdaman may upline sila. Kasi bakit? Ang kilala lang nila, yung next level nila. So, dapat tamang bumababa ang linya mo, binababa mo rin yan. Hanggang pinakailaliman, how? Yun na yung pag-isa-misan, mag-i-event kayo, pag-isa-misan, may Dragon's Day. Kaya nga po, ako nagda-Dragon's Day. Kasi gusto ko po kayo makilala lahat. Yes. Makasama lahat. Ang tawag dyan, touch base. Kailangan, kahit malaki na network mo, dapat nararamdaman ka pa rin ng downlines mo. Yes. Hindi kanya na nakikita, sabi nyo si upline, wala. Ah, kumeke lang. Ang tawag nyo ngayon sa'yo, apply na? Buda-buda. Huwag nyo akong titigan. Hindi katawan ko ang tinutukoy ko na buda-buda. Ibig sabihin, ganun ka na lang. May hindi ka malang nagtuturo, hindi ka nagmamotivate, hindi ka nag-guide. Yun po trabaho natin sa upline. At huwag kang tumigil hanggang di mo nakuha ito. Pag may ganitong level ka na ng leaders, pwede ka nang pumikit. Pwede ka nang pumikit. Kasi bakit? Kayang-kaya mo na. Pero kung ikaw ay isa, dalawa pa lang, idilat mo yung mata mo. Yes. Huwag kang pikit ang pikit. Kasi ang pagtulog, pagpikit ng pagpikit, practice po yun ang pagpapakamatay. Baka makasal mo. Bakit nga matulog na tulog? Eh, darating ang araw, wala kang gagawin mo, di matutulog eh. Yes. So habang kaya mo gumising ka tumataw. Tama. Pag natuwa sa'yo,
Gratosin si Lord. Uy, nang yun natutulog. Sige. Hindi na kita pagigisingin. Kayo pala rin, guys. Yes. May natutunan po ba rin sa topic? Yes. So, sakto lang. So, ayaw po, may natutunan po tayo dito, yung proseso niya ang importante. No? Ano pa ba sasabihin ko? Picture taking na tayo. Yeah, no?